Mula sa pagiging maliit na baryo na parte lamang ng isang bayan sa Pangasinan, piniling tumayo sa sariling mga paa para makuha ang sariling pagkakakilanlan. 1887, ang kahilingan na magsarili na pagbigyan noong 1902 ng mga Amerikano, pero dahil sa epidemic, tila binawi ito sa kanila ng kapalaran. Pero taong 1908, isang mas matibay, porsigido at mausbong ang kanilang pagbabalik bilang isang bayan. Napanatili ang pangarap na pag-unlad at nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan na kasing bango ng halimuyak ng dahon ng halamang pandan na pinagmulan ng kanilang pangalan. Tara! Samahan niyo ako! LJ, ang inyong Queen Sizzy. Natuklasin pa ang ganda at yaman na maipagmamalaki ng bayan ng Mapandan dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan! Kumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalula, kumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy. How to get to Mapandan? Mapandan is waving, kaya pack your bags at bisitahin na ang bayan. Mula sa Cubao, sumakay na ng bus na biyahing Dagupan for 750 to 850. Depende sa bus type and the travel will take at least 4 to 5 hours. Pagdating naman ng Dagupan, sumakay ng jeep na diretso ng Mapandan for only 35 pesos at tatagal naman ang biyahe ng at least isang oras. Kapag may sarili ka namang sasakyan, tahakin lang ang NLEX, SCTEX at TIPLEX. Mag-exit sa Ordaneta at sundan lang ang kalsada papuntang Mapandan. Napapalibutan man ng limang mas malalaking bayan, hindi magpapahuli ang bayan ng Mapandan. Sa Arco pa lamang, kaya nang makipagsabayan. So, bali yung bagong Mapandan Arc kasi is ito yung pinaka-tinarget talaga ng mayor namin na first project niya sa kanyang pag-upo. So, yung groundbreaking itself nito, nangyari siya sa day one mismo ni Mayor Vega. And then, ang purpose nito ng pagpapaayos, pag-improve nito, is to attract more tourists para bumisita dito sa Mapandan. And eto, ma-emphasize na since intro pa lang ng bayan, maganda na. So, since maganda yung intro, expect more pagpasok sa loob. As you can see, kung makikita po ninyo yung arko namin, andyan yung mga yung simbahan and then yung farmers kasi Mapandan is an agricultural town and hindi mo din maaano dyan yung tribu Pandan, which is yung tribu Pandan is yung mga dancers dito sa Mapandan na sila yung nagbibigay ng pride sa Mapandan, like they compete all over the country and they make sure na lagi silang may nauuwing award. Syempre, since we also want to highlight yung mga talents ng mga locals namin, nung mga nag-hand sculpt, nung mga design nung art mismo is mga local talents din namin dito sa Mapandan. So there are 6 entry points papunta sa Mapandan, pero ito yung pinaka main entrance namin kasi yung usual na route or yung commercial area na pinupuntahan kasi ng mga Mapandinians ay sa Dagupan, which is dito yung entry and exit papunta doon. So mostly ng mga pumupunta sa Mapandan dito talaga daan. May coffee shop sa tabi lang ng arko, kaya pwedeng magpahinga kasama ng iyong mga kaibigan o pamilya kapag napagod ka sa biyahe. May mga nagtitinda din ng iba't ibang pagkain sa area, kaya tiyak na mas ma-enjoy ninyo ang pagtambay dito. Sa katunayan, dinarayo din ang lugar na ito ng mga bisita mula sa mga karatig bayan. 10 minuto mula dito,
ay mararating na natin ang isa sa tinaguriang pinakamagandang plaza sa lalawigan ng Pangasinan. Ready na ba kayo? Let's go! Welcome to Mapandan People's Park! Katulad ng mga ibang parke, maaari ding mag-picnic dito. Recreational place na rin ito ng mga magkakaibigan. Dito din ginaganap ang flag raising ceremony ng lokal na gobyerno. Tuwing kapiyastahan naman, madaming food stalls dito at ang pinaka-inaabangan ang Christmas lighting ceremony tuwing Disyembre. Maswerte po ang ating bayan ng Mapandan at isa siya sa tinagurian na may pinakamalinis at pinakamagandang plaza sa lalawigan ng Pangasinan. Napapanatili po natin ito sa pamamagitan ng mga kasama nating GSO na araw-araw nagwawalis tuwing umaga at hapon. At may magandang proyekto po ang ating butihing mayor na si Mayor Carl Christian Vega na lagyan ang bawat sulok ng ating plaza upang mapanatili ang kalinisan dito. At halos hindi nga po nahihirapan ang ating mga GSO sa paglilinis sapagkat nangunguna pa rin ang disiplina ng ating mga kapwa Mapandanians. Sigurado ding mag-e-enjoy ang inyong mga chikiting at mga young at heart sa Children's Park na nandito. Hindi makakaligtaan ng iyong mata ang Mapandan People's Park dahil sa taglay nitong linis at ganda. At sa kalapit naman na banda, kapansin-pansin din ang luntiang istruktura. Ang St. Joseph the Patriarch Parish. Tara, puntahan natin! Located at the heart of Mapandan, ang St. Joseph the Patriarch Parish ay fully renovated noong taong 2012. At makikilala mo nga ito sa mga green granite na ginamit sa fasad ng simbahan. Si Father Juan Ballesteros ang unang naging parish priest ng simbahan noong taong 1905. At taong 1985 naman, ang pinakaunang pagpapaayos ng simbahan under the administration of Father Jesus Soriano. Noong November 20, 1972 naman ito na dedicate o nabinyagan bilang isang simbahan. Year 2012, under the administration of Father Antonio Ray Quintas, muli itong na-renovate sa hitsura nito ngayon. May maliit ding parke ang simbahan sa tabi nito kung saan makikita din ang kandelarya at mga kampanang ginamit dito noon. Na
napakaswerte po ng bayan ng Mapandan sapagkat tayo po ay katabi lamang ng Minor Basilica of Manawag. So nabibigyan po ng chance ang ating mga turismo na makadalo po dito sa ating simbahan. Dahil nga po ito ay, ang location po ay napakalapit at lalong-lalo na nga po tuwing mahal na araw. Kasama din po ang bayan ng Mapandan, itong church po natin na St. Joseph sa mga dinadalaw tuwing bisita iglesia. At since po ang ating St. Joseph Church ay katabi lang po ng ating pinagmamalaking Mapandan People's Park, nabibigyan din po ng chance ang ating mga turismo, ipinagmamalaki din po ng aming bayan dahil po tinagurian din po ang ating Mapandan People's Park na isa sa pinakamagandang plaza dito sa lalawigan ng Pangasinan. Isang simple at modernong simbahan, nagbubuklod sa aming Mapandanians. Marami pa tayong matutuklasan sa aming bayan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugola, Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on. Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Mapandan, prior to the name Mapandan, this Arkwan originally, it's composed of 4 barangays of Mangaldan. So, yung mga southern part ng barangays, yung mga ilustrados noon or mga principales kung tawagin is they petition the Spanish government na they need to create a barangay kasi napakalayo yung urban center sa Mangaldan. In January 1887, yung petition nila is nakarating kay Governor Emilio Bravo. And then, after that, sabi ni Emilio Bravo, pwede siyang ko-establish ang barangays na ito into a pueblo, provided that masatisfy nila yung 4 na requirements doon. Unang-una is yung church. Kailangan ng mga tao na mag-build ng church. Pangalawa is municipal hall. Pangatlo is kailangan din ng school. And then, yung pinaka-importante sa lahat is kailangan din na magkaroon ng 500
tributos or taxpayers. So, effective nung June 1, 1908, nilagdaan ni Governor James Smith yung proclamation na ang Mapandan is ma-reestablish muli siya as an independent municipality. And after that, ang Mapandan is balon-balay, tinawag na lang siya collectively as Mapandan. We were named as the town of happy faces. So, ibig sabihin po, marami pong masaya na pumupunta rito. Bakit? Dahil we are celebrating the Pandan Festival every March sa kapistahan ng ating patron na San Jose. March 19, itinataon po natin yung invitational na street dancing competition. And during those times, marami pong masaya, marami po tayong mga bisita, all from bisita from other towns. At the same time, yan po yung mga inuuwian ng ating mga balikbayans para po makapanood ng ating street dancing competition. So, we just launched our first kalutan, dalan, that is ihaw-ihawan po ito. Kasi ibinalik po natin yung every time na fiesta, open po ang kabahayan po dito sa bayan ng Mapandan, and everyone is invited and to come in and celebrate fiesta with us. Pwede pong pumasok kahit kaninong bahay diyan para naman makipagkwentuhan, at the same time tikman kung ano yung inihanda po nila sa ating bayan. So those are one of the major improvements natin dito, one of which po is nagkaroon po tayo ng bagong commercial complex. And yan po ay bagong pasyalan ng mga kababayan natin as well as from other towns. Kasi sila po ay bumibisita. Yan po yung parang nag-una dito sa ating bayan. At the same time, within that complex, marami na pong commercial establishments. May mga laboratory, may mga dental, meron po tayong spa din, may coffee shops, and may mga ibang kainan na nandoon po. So, ibig sabihin, may pasyalan na po yung mga tao po. Marami pong bumibisita dito kasi we are trying to make sure na ang ating seguridad dito sa ating bayan, at the same time protection na rin ng ating mga investors. Kaya po nakakahikayat po tayo ngayon dahil we are maintaining that the security of our people here in Mapandan. Kahit na napakaliit po, we're only 40,000 in population as of this year, and we are trying to at least i-secure po natin. We have 6 access po, in and out, papasok at palabas. And itong noon is disadvantage, pero ngayon we are trying to look at it as an advantage, dahil kung matutuloy na po yung ating proyekto ng probinsya po yun na mayroong Pangasinan Link Express way from Binalonan to Lingayen, and madadaanan po ang bayan ng Mapandan. So magkakaroon na po tayo ng gateway para sa ating ekonomiya. Magkakaroon po tayo ng mas maraming magbo-boost ng tourism po, dahil as one of our projects, major projects po dito, is ini-improve po natin yung coastal road po. Magkakaroon po tayo ng parang Bay Area, pero ilog po ito. Dahil yan lamang po ang ating tanging yaman na meron dito sa bayan ng Mapandan. Wala po tayong dagat. Wala din po tayong mga bundukin. So, meron tayo is yung Angalacan River, and we are planning to improve that Angalacan River Park. And sa ngayon po, it is ongoing na yung project na yan since we started ng pagkaupo po natin. And ang tagline po natin dito is from happy faces, and ngayon po, inaron Mapandan. Ibig sabihin, lahat ng nagpupunta rito, lahat ng mga taga rito ay mahal po ang Mapandan. So, it imparts on everything. So, security, safety ng mga tao dito ay magkakamag-anak po kasi ang Mapandan. It is a little town, pero magkakamag-anak po yan, magkakakilala. Kaya, kung meron po tayong bagong bisita, parang alam na po namin kung bago po yan. Okay? So, ngayon, we are maintaining that inaron Mapandan dahil po
siya po ang tumatatak sa aming puso. Recently, mayroon po tayong isang counselor, which is during our oath-taking, namigay po tayo ng seedlings ng pandan plant. So, para namigay po tayo kada barangay. In propagation, para makapag-propagate po ng pandan plants dito sa ating bayan. Ibinabalik po natin yung sigla, yung dami ng produktong plant na pandan para po makapag-explore na po tayo ng other innovative na kung saan natin pwedeng i-combine or gamitin itong pandan plant. May nakapagsabi na po, meron po kaming upcoming na meeting with the DOST na gagawa po tayo ng pandan beer. Kasi wala pa po tayong ganon sa market. Meron ng strawberry, meron ng ibang rice wine. So, ito naman po, we are trying na i-collaborate po ito with the DOST para po magkaroon po tayo ng sariling produkto dito sa bayan ng Mapandan. Since we are entitled Mapandan nga po, pandan, dapat po marami po talagang pandan po dito. Kaya saludo po kami sa mga kababayan natin na sa likod ng bahay po nila, kada household po ay meron pong tanim na pandan plant. And later on, makapag-propagate na po tayo ng marami at ito'y ibebenta na po natin at bibilihin nung magpro-produce po ng mga produkto in related with the pandan products po. Inaanyayahan po natin ang ating mga bisita all over, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bisitahin niyo po kami dito sa Bayan ng Mapandan. Every March 19, mayroon po tayong kapestahan, Pandan Festival. At tayo po yung mag-celebrate ng street dancing competition. Everyone is welcome at magkaroon po tayo ng salo-salo habang nagsa-celebrate po tayo ng fiesta dito sa Bayan ng Mapandan. Please, come and explore Mapandan with us and you're most welcome to visit us also. Inaron Mapandan. Kilala ang pandan na pampabango ng sinaing. Pero dito sa Mapandan, madami pa itong pinanggagamitan. Yan ang ating matutunghayan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. At hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events. And many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
tulad Pangasinan. Andito tayo ngayon sa Barangay Piyas upang kilalanin ang isang very talented and innovative chef, si Chef Danilo Malit. Ano kaya inihanda niya para sa atin? Masarap! Start 10 years old, nagluluto na ako. Yung una kong niluto, tinola. Tapos hanggang sa na-train ako sa Maynila, sa auntie ko na may restaurant. So, hobby namin, family namin kasi halos lahat nagluluto. Tatay ko sa mga kasal, nagluluto sa lolo ko. Hanggang sa nagsasama-sama ako noon, natuto ko maghiwa ng sibuyas, bawang. So, dala namin yung pangalan ng restaurant namin. Mga Pilipino, Bangladesh, Pakistani, mga kalaban namin, Indiano. So, awa ng Diyos, naka-second place kami noon dahil natalo kami sa curry. Pero ang pinantapat namin yung adobo natin na may itlog, may kasamang hotdog. So, namangha yung mga judges doon sa menu namin. Nag-aral ako ng TESDA, 6 months. Hanggang sa hinasa ko yung knowledge ko sa pagiging pagluluto. Ang nag-apply ako ng Seferer. Doon natanggap naman ako ng NCL. 16 years akong nag-work hanggang sa nag-stop ako ng pandemic. So, nung nag-pandemic, sinumilang ko itong Amos kasi paubos na yung mga naipon ko. So, nag-try lang ako maging swak. Ang awa ng Diyos, nakilala ngayon. Ilang beses na akong sumali sa cooking test ng Mapandan. Una, Battle of the Resto. Pangalawa, individual. Pangatlo, Battle of Barangay. So, yung Battle of the Resto, awa ng Diyos, na-champion namin. Yung pangalawa, na-disqualified ako kasi hindi ko naluto yung dish ko dahil walang apoy pala. Ngayon, pangatlo, Battle of the Barangay, yun, nabawi ko ulit yung panibagong championship naman. Naisip ko kasi nakatira ako sa Mapandan . So, proud ako na taga Mapandan ako. So, gusto ko rin malaman ng mga ibang probinsya, mga ibang barangay. I-try nyo yung cuisine, mga menu, mga dish na galing Mapandan na ang main flavor niya is pandan. So, hindi mo naman niya matitikman, maaamoy mo lang. Habang kumakain ka, mabango yung kinakain. At matitikman na natin ang luto ni Chef Dan, ang chicken pastel. Sarap. Napaparice ako nito. Nagre-rice na ako. Yung diet ko. Masisira diet ko nito. Sorry, kinamay ko na. Sobrang sarap kasi. Amoy na amoy ko yung pandan. Parang gusto ko pa ng pandan juice. Parang kailangan ng panulak, ano? Pandan juice? Yes naman! Wow, thank you po! Sarap! Ang sarap! Maliban sa pagkain, buko pandan salad at pandan juice na kilala ng ginagamitan ng pandan, isang kooperatiba naman ang nagpapakilala ng bagong innovation sa Atsyara, ang pag-incorporate ng pandan dito.
This Achara project started way back 2009. Noong time na yun, parang pang tokens lang siya. But medyo kakaiba yata yung lasa, so maraming nagtatanong. So I've decided na parang it will become as part of our project, another income generating projects. Although right now, hindi ko pa siya totally in-incorporate sa co-op kasi kailangan pa namin magpa-accredit with FDA LTO. But right after makompleto na yun, I'm sure na i-incorporate niya sa co-op. Well, marami yung nagsasabi na kakaiba in the sense na may kakaiba siyang lasa. Kasi yung ordinary yung achara, all they have to tipot is yung mga suka, yung mga sugar, mga ganon. But right now, binigyan ko siya ng ibang twist. I add the pineapple juice, chunks, yung mga tipong ganon para kakaiba. Hindi siya yung tipong nakakasuya, nakakasawa. Right now, part of our innovation, i-incorporate po namin yung pandan. Since yun nga, parang nung una, biro-biro lang namin. Pero since we are living in Mapandan at marami tayong sources ng pandan dito, why not try it? The aroma, tsaka kakaiba rin pag may pandan. So I've decided na i-incorporate natin ang pandan. The fact na we came from Mapandan, why not, di ba? We're so grateful na kami, maliit na grupo lang, may isang produkto na ganyan, is really appreciated. Hindi lang sa buong Mapandan, kung even outside Mapandan. Kilala ang Mapandan sa Apandan Leaves. Dito po, nakilala tayo ang bayan ng Mapandan, kaya't ang ating mga Mapandanians ay pinagpapatuloy ang maparami ang Pandan Leaves. Kaya nga po, ang ating butihing mayor at ang ating mga SB members ay magkakaroon po ng ordinance na lahat po ng household dito sa Mapandan ay dapat magtanim ng Pandan Leaves. At dahil dito, kapag naparami na po muli natin ang ating pandan leaves, makakatulong po ito sa ating gastro-tourism. Kung saan ang ating mga talented chef or may talento sa pagluluto, ay mahikayat po natin sila na mag-experiment muli ng iba't ibang putahe gamit ang pandan leaves. Tuwing kapiyestahan, nagkakaroon po tayo ng cooking fest kung saan ang ating mga talented Mapandanians ay na-showcase ang kanilang talento sa pagluluto. At isa pang pong importante dito na ipapakita nilang iba't ibang putahe gamit ang pandan leaves. Para matikman ng ating mga turismo ang ipinagmamalaki ng Mapandan na iba't ibang dishes gamit ang pandan leaves. Very talented talaga ang mga Mapandanians. Dahil sa susunod nating destinasyon, isang artistic person naman ang ating makikilala, ang nagpasa sa akin ng Corona! Pasalubong ba kamo mula sa bayan namin? Charan! Pandan bags na yan! Ganda, di ba? Pero mas lalong gumaganda ito dahil sa mga detalyeng ito. Ngayon, kilalanin natin kung sino ang may obra nito. Tara! Nag-start po ako noong 2015. I was 16 years old po. Nung nag-start ako mag-college, and na-inspire po ako sa mga kasama kong architecture students na very inclined sila sa visual arts. So I pursued painting. Aware po sila na I was a visual artist dito sa Mapandan. So, ako po kaagad yung una nilang kinontak para pag i-trust na mag-paint ng products namin. Syempre po nakakatuwa siya kasi naipapakita ko yung talento ko hindi lang sa community namin, kundi sa ibang parts na din ng Philippines. May mga important personalities na nakakatanggap ng paintings ko. So kahit na nandito lang po ako locally, nag-spread yung art ko throughout the country. Very, very proud po. Hindi lang po ako na local artist dito. Kami po lahat sa Mapandan na unti-unti po kaming nakikilala. Hindi lamang po dahil sa mga talento namin, kundi sa mga produkto na rin po namin. At mga tao din po dito na napakabubuti po.
So yun, we came up with, instead na pagkain lang, instead dun sa mga pagkain na na-enjoy naman nila during their stay dito sa Mapandan, we came up with the bags na lang din na pwede nilang gawing souvenir ng kanilang pagbisita dito. And ayun nga, nakikollab na lang kami dun sa local artists namin para lagyan ng sariling identity yung mga bags. Yung mga bags namin, bukod sa mga balikbayan sa talaga namang tumatangkilik sa mga pandan bags namin, kahit yung mga random na bisita namin sa mga Karatig bayan, Karatig probinsya, every time they go to Mapandan, ayun, since gusto nila mag-uwi ng product na unique dito sa Mapandan, yung pandan bags yung usual na binibili nila. Yung mga pandan bags po namin is naka-display sa aming DTI, Negosyo Center, na makikita po sa aming plaza, tapat po ng munisipyo. Doon po sila makakapili ng kung ano-ano pong designs na unique para sa Mapandan. Na pag-alaman na yung pandan pala is isa sa mga pinakamatibay na dahon pag i-weave. So ayun, dinevelop yun and naghanap ng mga artist na mag-weave and magpipaint. So we are planning to hold a seminar or workshop para dumami pa yung marunong mag-weave ng bag and syempre mag-paint din para, ayun, the more workers, the more products na mapuproduce and syempre mas madami yung kababayan natin na matulungan at mabigyan ng trabaho and more income din para sa ating bayan. Ano pang hinihintay nyo? Galilad Mapandan! Tan mga liukilay pasalubong para't pamilya yo, tan kaari yo. Ay! Ang ganda ng isang bayan ay hindi lang nakikita sa mga pasyalan, pero sa dala nitong mga kwento at sa mga mamamayan nito. Katulad ng Mapandan, bayang mayaman sa kasaysayan. Bayang panalo sa mga talento. Bayang kinalulugdan. Mapandan for me is a safe haven and the perfect place to feel warmth and camaraderie. Our tagline in Aron Mapandan made me realize that it's nice to belong to a municipality where you feel loved by many people like you are their own family. Mapandanians touch my heart with their utmost sincerity and compassion, and their greens make me adore Mapandan even more. My hometown is renowned for its strong feeling of community, in addition to its scenic beauty. This community is very welcoming and always eager to provide a hand to one another. My hometown's residents are constantly supportive of one another. One of my favorite things about my hometown is its tight-knit community. When I look back in time and learn about the rich history of my beloved town, I already knew that I will carry the name of Mapandan with pride and dignity. I sincerely hope that as time goes on, people will continue to cherish our municipality's rich historical legacy and moral teachings and will view it as a priceless asset. My hometown is a place that is close to my heart, and I feel incredibly fortunate to grow up here. I will forever cherish this special place, my beloved hometown, my Inaron Mapandan. I believe the main reason why people will keep coming back for more is its people and the rich history we shared. And I can say that the beauty of Mapandan is beyond what my eyes can see.